turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. TNC Predator. Babalik kami for game number 3 ng TNC versus Neon Esports. Gumame 3 pa nga tayo parang Nate. Yun na nga. At nakita mo nga kung ano yung dahilan nung kung bakit nanalo yung Neon kanina. Binan na kaagad ng TNC. Sabi nila, first ban na first ban. Bad trip kami sa Terrorblade. Mm-hmm. Tinanggal na yung Terrorblade. Tanggalin na. Mm-hmm. Tanggalin na yung nagbibigay ng sakit sa'yo. Mas tanggalin na yung nagbibigay ng hirap sa'yo. Mm-hmm. Terrorblade, tinanggal na nila. Well, at least Lifestealer naman, yung pick ng Neon dito. At na, well, natalo naman nila nung TNC kanina. Diba nag-Lifestealer yung Neon first game? So, tinalo naman nila. At mukhang Magnus naman yung pick nila dito. So, maybe pause 4, maybe pause 3. Troll Warlord ba to? Pwede rin. Kasi wala ka na mababan eh. Unless Neon, so sobrang ayaw mo talaga ibigay yung Troll Warlord sa kabila. I-pick mo na kagad dito, pero I don't think gagawin nila yan. Bakit nasa Radiant noon? Ano? Bakit 3 games nasa Radiant ang noon? Neon Esports? Depende sa toss coin niya. Siguro first game, mag-toss coin sila. Ano kasi yan eh, pag sa tournament, mga chong, mga peoples. Ano yan eh, pick between side or first pick yan. Hmm. Kung hindi mag-set yung tournament organizer kung ano yung kukunin, mag-flip coin kayo, mag-toss coin kayo. So, yung kunwari, call ko heads. Ako yung Neon, siya yung TNC. Toss coin. And nag-heads. Kinall ko yung heads. So, nasa choice ko naman kung gusto kong first pick Radiant or yung Dire. Tapos, first pick or second pick. Ganun yun. Hmm. So, kunwari, ako, pinili ko Radiant. Pipiliin mo naman second pick or first pick. Ganun yun. So, doon ang magsa-setup. And setup na yung lobby, tapos papasok na sa laro. Eugene, available pa ba yung Steady Gold Team shirt? Tanong ko lang, sir, ha? Available ba daw? Ito na lang ba stock nyo? Or meron pa sa... Message nyo lang yung D Armory. Message nyo lang yung D Armory, mga tol. Search nyo lang sa Facebook. D_Armory. D Armory. Nandun lahat ng mga stock. Pwede mo i-message mismo yung page. Sabihin mo, meron pa ba kayong Steady Gold shirt nyo? So, mag-reply sila. Dazzle na naman. Sabihin nila, depende. Nagtatanong ka na nga lang, lalakoy ka ba yan? I don't know, sa tingin mo ba, meron ba? Yung mga bad trip ng shop na magre-reply lang gano'n. Pero yun na nga, yung bad trip din kasi na isang hero din kanina for TNC is yung Dazzle din. Nakita naman natin yung impact, kung gano'n yung impact naman ng mga late game, especially ng mga
mga grave na yan. Kaya iniisip ko kanina kung ititik nila yung axe. Kasi kung mababa na yung buhay, kahit naka-grave yan, pwede nang mag-calling blade kagad. Pero PA naman. PA. Yung peak ng TNC dito. Gabi. PA assassin yan. PA assassin. Si OD Devourer. OD Devourer. Si... Wala akong maiisip. Hindi, kasi dati ko pa yun binabanggit. Yung Cottle of the Light. Cottle of the Light. Cup of Pain, yung mga ganun. Cup of Pain. Ayan. CPA, right? No problem, Adrian Kyle. TNC Predators. Oh, Paris. Ayan. I can show you the world. Shining him. Ano nga ba? Splendor. Splendor. Yun na lang. Yan. Hindi ko na alam yung the rest. Hindi ko na alam yung the rest. Sarap siguro pumunta sa Paris, no? Would be nice. Would be nice. The city of love. Ayan. Masarap siguro mamasyal doon. It is time to get a croissant and some French baguette. Oh, nag-French. It's very delicious. Omelette du fromage. Yeah, omelette du fromage. Yes. It's a, ibig sabihin ng omelette du fromage. Cheese ay, omelette. Hindi, I love you. Ayan. Je t'aime. Na game 3, tol, na game 3 talaga. Yes. Pero last pick, binan nila dito. Last ban ng TNC, they went for Batrider. And Viper, magandang ban nga kasi may PA sila. Yeah. Pampatanggal ng passive ng Nether Toxin. So, tanggalin na lang. Might as well. Beastmaster. Sabi na may Beastmaster eh. Yeah. Kanina kasi na-ban. Oo. Na-predict. Na-predict. Ayan. Oh, medyo mabilis. Mm. Ano to? Rush to rush. Okay. Rush pero, game to. Pwedeng kunin naman dun sa kabila, Brewmaster, kung gusto nila. Pwede rin, ano ba yung mga pang-counter ng PA. Pangit-pangit ano eh, pangit enigma sa Neon eh. Kasi may pang-cancel naman sa TNC. So yung mga Brewmaster, Underlord, Puck. Hindi, nabahan yung Puck eh. Kasi iniisip ko yung mga ano eh, yung mga bump, Lifestealer bump. Kasi wala pa sila eh, wala pang invest bump sa kabila. Alam ko na, papasok ko sa Dazzle. Dazzle, ganun-ganun naman. Wala namang blink yun, di ba? So, Queen of Pain? Pwede mo kasi i-offline din yung Dazzle, eh. Hmm. So, mid-play, mid? Brewmaster ka. Brewmaster pa. So, ulit na yung drafts. Game number 3, TNC versus Neon Esports. Mm-hmm. And so sad to say, ang pangit ng bracket sa lower bracket. We have Evos Esports, kung sino matalo dito. Lalabanan. Pero pag TNC naman yung nanalo. Ah, yun na yun, di ba? Yun na yun, sigure na TNC. Pag natalo naman TNC, maganda yung laban. Parang pinaganda. Sundan lang yung laban sa baba. Ayan. Pero yun nga, yung bracket update mga sir, Fnatic versus Mineski kanina, kasabay na itong laro na to, natalo kaagad yung Mineski. So 2-0, Fnatic is waiting dun sa upper bracket. So kapag panalo yung TNC dito, mga kalaban nila kaagad is Fnatic. At kung sino man nanalo dun, pasok na kagad sa Paris Major natin. Although, may chance pa naman kasi syempre double elimination. So kung sino man yung matalo dun sa top, may chance pa naman. Kasi dalawa ang kukunin naman sa C qualifier. So one from the upper bracket, one from the lower bracket. Sa Paris Disneyland. Yes, Paris Disneyland. Mismo nakalagay na dyan. MDL Disneyland with the copyright R. But R? Ano meaning ng R? I forgot the R stands for. Alam ko yung C lagi eh. Pag ano eh. Pag T kasi trademark. Trademark. Pag C copyright. Yung R, I forget. Pero yun yan. Paris Major. Disneyland sa Paris. The registered. Registered trademark? Pero yan. Registered nurse. Oh, wow. Mickey Mouse, the nurse. Easy. Mickey Mouse. Parang iba na yun. Easy Golteb. Easy Golteb. Pero yun nga, steady lang kayo dyan. Steady lang. Kasi papasok naman na tayo. Pero exciting to ha, game 3. May chance na mabagsak sa lower bracket naman dito. Although, looking at the draft, PA Magnus kasi, although, ganito ha, recently kasi, Magnus and PA, sobrang pangit yung win rate nila together. I mean, on paper, again, maganda yung combination nila. Siyempre, ano, yun mo lang, empower mo lang yung PA. Makaka-farm. Pero kailangan kasi umabot ng medyo late game nga lang. Pero meron naman silang ano, they have Beastmaster. Yeah. Siguro item timing 6 minutes na Bloods to 5. Pwede na magsama-sama yung TNC. Kasi pero para man silang Vengeance Aura sa ano, sa Vengeful Spirit. Pero sige, pakilala na muna natin na
yung dalawang side dito. Simulan ko na sa Neon Gaming. So, Neon, Skadalicious will be playing the Life Stealer. Mark naman sa kanyang Dazzle Rappi on the Brewmaster. Playhard naman sa kanyang Shadow Shaman and Jill on the Winter Wyvern. So, naman ang TNC, AU on the Vengeful Spirit. Si Tims naman on the Magnus. Kuku on the Brewmaster. Armel naman on the Outworld Devourer. Gabi on the Phantom Assassin. Correction, Beastmaster. Beastmaster. Pray na nga, Radiant na naman mga kaibigan ang Neon Sports dito. And the TNC, will they be able to take this game 3 and book a game bukas ng 1 PM versus Fnatic? Naku. Yan ang, ano, yan ang tanong. Yun na naman. Magpasalamat sila, hindi nangyari. Si Gabi natawa na lang. So, naku. Grabe naman yung post net. Disqualified. Disqualified. Pag tumagal, syempre. Pero ano yun, benefit of the doubt. You know? Fair play. Ako may post na naman na matagal. Parang... Pag ito, umabot ng 30 minutes post, talagang disqualified na dapat yung ganyan. Deja vu. Yung mga nangyayari dati, mga games ng Navi, may mga nadididos, gano'n. Yung, naalala ko yung mga yun. Nakaka-batter panoorin kasi nandiyan ka lang, iniintay mo lang. Oh, iniintay mo yung bet mo bumalik. Hmm. Tapos wala na pala. Eh si ano pa naman, hindi nagbabalik ng bet. Hmm. Tapos si... mean... Huh? Isa ba hindi nagbabalik? Si Trade Lounge hindi nagbabalik. Ah, Dota 2 Lounge? Oo. Ah. Merong ano eh, may rule sila dun dati na... Pag may bet, pasok na yun. Tapos pag na-DC yung kalaban, due to ano, disconnection, hindi nila binabalik yung bet. Tapos after nun, nag-shutdown sila. What? Skamed. Pag may isang player kasi na gano'n eh, may allotted kasi yun, depende sa tournament organizer. 50 minutes gano'n. Pag nakapos ng 15 minutes, hindi pa rin bumabalik yung player, dapat diretso na. 45 na dapat. Converge number 1 sa abdo nila. And then, may problema actually nga yung conversions. Pero I don't wanna go into brands. So, baka sabihan ako nga. Ako personally, converge ako. Pero may gagawin kasi dun eh. May parang migration sila notice. So bukas papalitan yung router. Or yung modem ko, sorry. Pero tara. So bukas, nakabalik na lahat. And it's time to go. Time to go. Eh, pag nanalo ka daw, nanalo daw TNC. Ano? Ice cream? O sige, no problem. Kahit pag manali yung Neon, iba ibibigay ko sa'yo. Pag manali yung TNC, ice cream. Pag nanalo Neon, bigyan mo lang balot. Balot? Naku, high bloodin mo pa to. joke lang. Okay, pwede shoutout sa'yo, Mr. Oriel. What's up? Post na naman! Hello. Yun nga, may issue kasi recently yan eh. Yung problema eh. Hello, anxiety. I come. Padisi-disi na nung bigla. Ayan na, magagalit na yung tournament organizer. Hey, what yung is... admin may, what's going on, man? What's going on, man? I'm trying to enjoy my Netflix here. Yo, you keep laro on... Laro na nga kayo dyan? Keep on pausing, man. Pero to, let's run down. Winter vibe. <wild. laughs> Yung admin na to. Admin si Aris. Admin si Aris. Tipping ng kung ano-ano. Si Aris Calbs. Pero ano, let's go through the tips na. After using buyback, 25 seconds are added to their next net. May natutunan tayo next. Mga kailangan. Physical damage can be reduced by items that grant armor. Mm. Siyempre, kapag mataas yung armor mo, less yung physical damage. Always be nice. Yan. Always be nice to those who buy wards and cores. So, yung mga cancer dyan na pinapagalitan nyo yung mga support, try nyo kaya mag-support. Tignan natin kung mag-enjoy ka sa laro. Mm. Siyempre, ayaw mo kasi bida-bida kayo, diba? No? Next. Pigilan mo ako. Next. Shadowblade can still be activated while channeling. Maraming hindi nakakalam to. So kapag nag-TP ka na, channeling ng TP mo. Pwede ka mag-click ng Shadowblade mo. Ayan. So magtutuloy pa rin yung TP mo. Ship allow. Wow. Dota 1. Shift Lords. Dota 1, Ship Lords. Ay, hindi. Nag-try ka naman sa Sun King sa Dota 1. Oh, yung mga ganun. Yung kailangan pa i-ship. Silver Edge and Heaven's Halberd do not pierce spell immunity but cannot be dispelled. Yun nga, so kapag natama ka ng Silver Edge or na Heaven's Halberd ka, tapos nag-BKB ka, tuloy pa rin siya. Random pa rin, hindi siya natatanggal. Yes. Yung mga ganito dapat binabasa din ng mga tao. Using a Pipe of Insight will allow you to negate spell damage from enemy. Alam naman na natin lahat. Oh, you can expose. Hindi, ito yung pang-Dota buff eh, yung expose mo yung public dad. Sorry, G, nag-lag. No, sorry, so... Hindi, joke. Pero ito na. Sorry na lang. Sino nagsabi? Pag na-timing sa clash, sorry na lang. Siyempre, ano na to eh.
malaki kasi yung on the line eh. Upper bracket berth, may dalawang buhay ka if ever nasa upper bracket ka. Pwede na kung manalo ka dun, diretso ka na, di ba? Diretso ka na sa major. Pero ito na nga, let's go back into the game. Bounty runes will be 2-for-2. I think. Yes, 2-for-2. Tama, tama. So, pantay lang. Hello, anxiety. Pero pinosfor nila yung ano, yung Magnus dito. So, medyo magiging passive yung lane dun sa... Never mind. Top. Top lane. Lalim dito ng ano, lalim dito nila ni Yun. Gabi, nakakatikim ng harassment. And AU naman, mag-ingat-ingat lang. Report yan sa boss mo. Pag may harassment, report yan. Report. Pero medyo pangit yung ano, yung block tuloy ng TNC doon. Kasi under the tower na yung creeps, so mahirapan ka na mag-last it. Parang ganyan. Mas maganda kasi magkatapat TNC. O pag nanalo TNC dito, bukas sila magtatapat. 1 PM, Fanatic. 1 PM. Magandang laro yun. Kasi kompleto na yung lineup ng TNC. May pwede na silang patunayan. Na hindi puro stand-in na lang. Tsaka, I think importante pa rin talaga na may stability ka na sa lineup mo. Especially, dalawa na lang yung major. Dalawang major, dalawang minor na lang. TI naman, ang pangarap naman lahat ng mga players. Yun na lang. Hello, ito 0-0. At magkakaalaman na ito na naman yung mid dazzle. Yung dazzle, kailangan talaga nila, tingin ko dapat alert pa. Yeah. O alertuhan nila yung dazzle. Ang daming clutch na shallow grave ng dazzle kanina game number 2. Yeah, ito. Stun naman na iba magpa play hard but you will be fine. AU naman. AU? Sakit ng ano eh. Sakit ng base damage talaga. Ng Shadow Shaman. Sino po panalo game number 1? TNC. Game number 2 ni Yun. Yes. So 1-for-1. Tumagal medyo yung dalawang daro. First game halos 45 minutes yun. Yung second game naman 56 minutes. So almost 60 minutes. So kapag may pattern dito, next game naman natin. 60 plus meters pa rin dito naman sa top. Ginugo na nga sila dito. May shackles pang kasama. Tumatry, rumi-click dito. There goes the Fairy Fire. Oh. AU makakaligtas. Play hard. Nasa delikado. Play hard will get the salve up. Pero play hard, mamamatay. First blood will go to the side of TNC. First blood lord, AU. Though, well played. Hindi tumagal yung shackles. So nakapag-want naman siya. Plus Fairy Fire. Nakatulong naman. Ayan. Bosser, pa-shoutout naman while playing Apex Legends. Na-try nga ako mag-Apex. Try do? Joke lang. Ngayon okay lang. Pangalan lang. Kung saan ka masaya. Diba, pantanggal stress lang. Kasi kagabi, throne na lang yung natitira sa kalaban. Nako. Tapos nag-70 minutes. Tapos natalo pa kami. May teki sa kabila. Wala naman. Wala naman. Salamat ka. Jagger, not Slark. Jagger, not Slark, OD. Na late game. Tricore. Tapos, ano, may Lycan pa kami. Ayaw mag-BKB. Ayun. Ang saya. Ngiti. Iyak. Puno yung ano namin, no? Kompleto yung outer, yung ano namin nun. No? Kompleto lahat. Dumiretso na lang sila. Ayun. Sad life. Sad life. Kaya, yun yung mga nakaka-trigger. Oh, 0-1. Pero ano na lang, 10 games na lang, makakapag-rank na yung isang account. Easy. Mag-smurf ka na, Nate. Smurf? It's time to smurf. No, man. No, mababa ba yung ilan party mo? Party ko mababa, 2.5K lang. Ayan, okay yan, okay yan. Kaya nung naglaro, don't stop na muna. Kaya dito sa may taas, PA wait, naman ni Gabi, mabubuhay naman. Yep. Pag pwede na mag-rank, party dots. It's easy. Let's go. Pero ito, nice skewer naman under the tower mark, mamamatay. Mamamatay si Mark, nakakasukan na si Mark at tatago na lang dito yung outworld. Diba? Very nice. Very nice for TNC. Good start. Mm-hmm. Ito yung maganda eh. Kapag gumagana yung Magnus mo, ganyan dapat yung mga nangyayari. Pero kapag masyadong passive, dun ka lang sa lane, yung literal na taga-empower ka lang, dun yung mahirap. Yun nga yung pinag-uusapan ng mga pro player. Ang pangit daw ng Magnus sa lane mo, kunyari, taga-empower ka lang, tapos yung skewer mo nagmi-miss, wala kayong napipick off. Talagang iikot-ikot ka lang sa lane nun, papalevel eh. Kaya sobrang ano eh, so, hindi siya greedy eh, pero mapapunish ka, pwede kang mapunish. Ito na ipagsabayan sa damage dito. Hinabol nga lang netong Winter Wyvern sa may likuran. Armel
hindi na nila matutuluyan. Masakit. Poison touch, masakit yan, masakit. Masakit man dahil. Masakit sobra. Nakago pa ni A yung isang crypto, no? Wave of Terror, hindi naman na. Okay na. Kanina lang. Ito naman. 0-2 tayo, mga tol. Nope. May, Teams, makukuha pa niya yung isa. Well played. Makukuha nga, Teams. Makakatakas lang dito at makakaligtas. Easy. Mag-ano pa siya. Mag-shishra. Ay, hindi. Hindi yata mag-shishra. Pero ganun, medyo chill lang muna yung laning stage natin. Hintay-hintay na siguro mga bandang 8 to 10 minutes mark. Yun na yung medyo mag-online na yung mga item. Pero sige yung timing. Timing talaga ng Beastmaster sa Bloods niya. Yun yung, dun kasi siya iikot eh. Pero yung nila, mag-miss nga lang dito. Yung ano, ay, aray, Teams ko nasa delikado at Teams mamamatay sa poison tick neto ni Dazzle. Natamaan din kasi nung Shadowy. Shoutout po mga sir, salamat. Sabi ni Janus Zyrel Javin Lonar. Kapampangan word po yung masakit. Ah. What's masakit? Baka naman masakit, pero iba lang yung tunog. Masakit. Masakit. Diba? Yung mga malasakit gano'n. Eh, hindi ako sure. Ah, oh. Hindi, masakit din na yung tono. Yung tono siguro yung pangkapampangan. Tono. Pero tignan natin. Winter Wyvern, patayin nyo yan mga tol. Yun lang, may Shadow lang. Wave din. Wala silang follow-up, pero dito tinatry ko ni AU. Yun nga lang, di enough damage niya. Yep. Yung sustain nandun eh. Pero doon naman sa bot, medyo iniwan na, 1v1. So, nagro-rotate na nga yung mga ibang support dito. At yung mid din, medyo mainit nga. Mainit. Medyo, ayun, eto, konti na lang. Pa, ano na, pa Vladimir's na dito. Kung Vladimir's man yung kukunin dito ng Beastmaster, ah. Uy, mamatay pa. So, dito. Ano yung masakit equals mahirap? Ah, yun, mahirap. Ah, pagsakapangma, yun. Masakit manalo. Masakit manalo. Masakit manalo. Mahirap manalo. Okay, okay. Diba? Pwede, pwede. At least may natutunan tayo. Thank you, guys. Word of the day, masakit. Diba? Masakit. Masakit. Manalo. Pero dito, ganda ng stock naman kay paring Gabi. Oh, delicious. Gabi yung palang boost ng farm. Si Gabi going for... Ah, siya na yung magba-Vladimir, si Gabi na. Mm. So, Beastmaster, pwede nang rumekta ng Necro. Necro, pwede, pwede. Ang gusto niya. Medyo nag-iisip nga eh. Pwedeng... I don't think mag-Midas ka sa Beastmaster. Medyo, ano, eh, medyo greedy yung ganun eh. Naimbis na mag-push kayo na maaga. Yeah, exactly. Top lane naman. Lahat gumagalaw sa mapa maliban dun sa ano, pero skewer out. Nasaan yung follow up nila? Papalag dito yung Shadow Shaman. Andito yung right click. Sanity's Eclipse will hit 2, dropping down low sa side ng Neon. Neon mabibigyan pa lang isa pang dagger. Yun. Ayos. Gabi got a double kill. Tayo na nga. Mas bibilis na yung item niya, pero ginamit naman yung Sanity's Eclipse doon. Yun nga. Sulit naman. Dalawa yung nakuha nila. Ang dami nating kapambangan dito. Masakit man yung bot, mahirap manalo. Wow. Ah. Kailangan maintindihan ko yung mga ibang languages natin para... Dialect. O, di ko naman kasi alam. Dialect. Para pag minumura na ako, mumurahin ko din. Yun lang. Joke lang, guys. Pero huwag natin, ano, huwag yung pakalat-kalat ng kung ano yung sasabi natin nyo. Pero syempre, keep it cool, keep it easy. Ako, Ilocano ako eh, so. Sa, yung nanay ko kasi taga Abra. Ayun. So, Cordillera Administrative Region. The TNC. Gabi, eto na yung sa Gabi. Maganda yung space na nabibigay sa kanya para mag-farm. Kaya marunong ako mag-Ilocano eh. Pero kapapangan hindi masyado. Ay, yung courier! Sakto! Buti na lang. Mabilis yung reactions naman. Ni, siguro sa Teams yun. Isi-share na doon. Naglabasa na yung mga ano. Nako. Delegates na tayo dyan, sir. Pero ito naman, si Gabi is gonna be going on to play hard. Play hard, mamatay na rin na dito. Most nawala yung hardness niya. Yes, play soft na naman. Play soft, napunit ni Gabi. Pero dito, nagtatransition sila sa mid lane eh. Yun lang, at si Teams na lang iniiwan dito. Para naman magkaroon ng konting levels. RP, makakatulong din siya. May konting ambag, diba?
Pero Uti, mukhang hindi siya magmamaitas dito. Four stock na lang daw muna ata siya. Para lang daw makite naman yung lifesteal mamaya. Dami ko natututunan dito. Pag nagkita-kita tayo dyan, ha, pag pumunta ako ng kung saan lang kayo nakatira, patiin nyo lang ako. Naku, hindi ko delikado yan, sir. We do not say that that word, the Y word. It's a very bad word. It's very bad. Pero chill naman yung TNC dito, nakaka-farm sila, nakakakuha ng objective. Sumasabay naman din dito yung Neon Esports. Yeah. And sir, ano po score? 1-1. Yes. We're now at 1-1. Hindi ko alam kung yun talaga yung totoo yung ibig sabihin nun eh. Ay, ako. Ay, kaya mahal ko itong mga ano, nasa Twitter. Na-mention ko lang yung masakit eh. Biglang kung ano na pinagsasabi nyo dyan. Eh. Ayan, yung Facebook chat natin. Mahal ko kayo, yun na lang. Mahal ko kayo. 2-5, TNC. Sa late game, hindi ako pabor sa lifesteal. Pagdating ng ultra late game, hindi ako ganun. Pero maganda kasing ginagawa ng Neon, kumukuha sila ng objectives. Yun nga. Na-pressure mo pa rin, yun ang PA. Kasi yung PA naman, hindi naman siya magbabattle Fury. So, pwede naman siya mag-clash na medyo maaga. Pero at least naman dito sa baba, Kuko, may konting trade naman. Ilalagay siya ng Hawk para naman makita kung ano yung nandito sa likod ng tower. Pero wala siya makita kasi lahat ng mga iba, nagpa-pressure pa rin sa top. Tinutuloy nga nila tier 2. Nagmamadali pareho to. Yan nga. And well, Beastmaster, nag-face boots muna. Mukhang hindi pa yata siya decided kung ano yung bibuild niya talaga. Pero grabe yung pressure dito. Tuloy-tuloy. Sasagutin ba ni Tim? Mas Serpent Wards kagad. Tumi-tier 2 na kagad dito yung Neon Esports. Oo. Medyo yung control mo talaga sa ano sa jungle mo eh nawala na. Ito pa naman yung sobrang daming neutral camps sa jungle na to dito sa top ng Dire. Pero sumasabay naman si Bisma, ayun, trabaho lang. Yep. Tago lang daw siya sa puno si Kuko. Neon Filipino team, yes, Filipino yes. Po yung laman niyan. Dating naglaro scam nandito dati. Pero ayun nga. Vladimir's na itong PA natin and mukhang going for a Desolator into a BKB. At, sino na nag-ano? Brewmaster. Meron siyang Bloods dito. Kaya tuloy-tuloy din sila eh. Na-buff din sila eh. Pero ito, nakita mo yung control bigla ng mapa. Nandito na eh. Oh. Sa Neon talaga itong top na to. Pero ito. Pumunit yan. At si Gabi pumasok pero may TP dito coming from the side of Neon. At Gabi mapapa-exit muna. Ano ka muna? Sige, no problem. So ito na nga po, ano? What's up sa'yo mga gang? Yan nga po, ano? Welcome. Parang nangailiwan na ako mag-isa dito, so it's time to play-by-play mga kaibigan. Well, so far naman, wala pa namang movements na nakita natin. Although Neon looking to go bottom lane, ang tanong, magpapalag ba ang TNC dito? At Brewmaster going for a Blink Dagger naman. Importante kasi dito yung Winter's Curse eh. Kung ma-setupan na maayos eh. Masakit pa naman yung PA, pero PA is gonna throw that dagger. You crit pa naman sa Octopath si JL. Oh my goodness. Iniwan na mag-isa dito at mamatay. Isa dito. So Gabi looking for another kill na naman. Pero ito na nga, masaswap. Hindi. Short yung range naman ng swap doon. So Vengeful Spirit will not be able to get that. Pero nakakapag-disengage tuloy yung Neon dito. And TNC, anong nangyari, Nate? Recap on the previous episode here. Namatay lang yung Winter Wyvern dun sa baba. Kasi nagsama-sama yung Neon eh. Pero nag-back naman sila. So Gabi nakapatay ng Winter Wyvern. And tuloy-tuloy na talib sila medyo dito sa bot. Pero sinagot na kagad ng Panda Brewmaster eh. Yep. So yan. Tuloy-tuloy lang yung pag-pressure naman ni Kuko dun sa baba. Pero farm-farm lang din muna yung dalawang core. Pero maganda dito, parehong team, nag-a-apply ng pressure. Yeah. Hindi lang yung isa sumasabay. Ito yung maganda. Exacto. Makakapag-deward pa sa team. Hindi gayan. Sa mga hindi nakakalam mga sir, ha, kapag nakakuha ka ng deward sa Observer Ward, may gold as well as experience. 75 ba? Yeah, parang konting experience. Kasi ang ilang percent ba yun sa, ano, sa ward ni Jug? 75 ba? Wala tayong experience. Meron yung healing ward niya. May gold tower, may healing ward. Akala ko may wala kang experience. Oh well. Pare na nga, nag-smoke naman dito sa side ng team. So let's sila na. Gusto na lang gumaw dito. Bottom lane, go nga. Oh, Dazzle, maganda sana dito. May narinig akong primal spin. Kita nila eh. Hindi, nagpa-fake lang yan. Nagpa-fake na nga. Tara, ito na.
umiikot. Malilikuran ba ng TNC? Inuna na kagad. Pero Winter's Curse na ilabas. Na-shockwave nga lang yung Dragon. Si Playhard naman, nasa delikado. Hinahabol ni paring teams. Asan yung follow-up? Yun na skewer. Last DRP. Pero may swap. Minalas ang mundo ng Neon Esports. Makakakuha silang isa. Makakatatlo pa. At mukhang Panda. Uy, naubusan ng mana. Mawawalan ng mana. Saan pupunta? Rappi. Kahabulin na lang dito ng TNC. There goes that stifling dagger. Oh. Ang sakit ng miss. Nanggigil yung TNC. Galit na galit. Nag-miss yun, ha? Hindi tumama ata yun, eh. Namin binato, eh. Nag-tip pa kaya. Tinipal si Arvel lang. Ginamit yung ulti. Wala naman nangyari. Sanity si Clips na wala. Pero yun na nga. At least makakuha pa naman nilang kill. Yun nga lang. Cooldown na yung Sanity's Eclipse dito. At least maganda yung effects ng Sanity's Eclipse. May pang bet na si Gabi dito sa kanyang Dota Plus app. Mm. Armel. Ay, si Armel. Sorry. Armel. On the Outworld Devourer. Pero tahimik ng laro ng Lifestealer dito. Nangarap pa rin talaga siya. Pero ito na kasi yung weakness eh. Ito yung downtime ng Lifestealer na magfa-farm with the Midas habang wala pa siyang Radiance. Pero pag yan nakapag-Radiance na mag-group up yung Neon doon. Doon din sila malakas. And the TNC, since nakita naman nila, okay, medyo mahina pa nga yung Neon dito. Yun nga yung ginagawa ni Neon eh. As 4-man sila, di ba? Nag-try sila mag-take ng Tier 1 Tower. Pero at least mag-defend naman yung TNC doon. Desolator na. So, mas masakit na. Kita mo naman kanina na nung ginaw nila yung Winter Wyvern. Punit ka agad eh. Kaso napagbato pa, yun nga lang. Maganda yung pwesto ng TNC doon. Yung dalawa, nasa likod. Yun nga. Ayos. Sanity's Eclipse, ayos. Tay-tay dito. Tay-tay dyan kay Armin. Ayos. Hindi na tayo i-accept sa Facebook ni Armin. Yun lang. Sad life. Para tara, recipe na lang ang kulang na Lifestealer doon. Meron na siyang Sacred Relic. Atay, ito naman. PA. D-ward. Gabi. Hindi niya tinagal. Kala ko, tutuloy niya. Big Dagger na yung OD dito. Very nice. Four stuff na nga. Big Dagger pa. Ayos. Yung Castor, upper bracket. To upper bracket. Pero pag natalo TNC, lower bracket, lalabanan nila Ibos. Mm-hmm. Yung Mineskif. Boom ID. Undergoing na, pero ako, ARP, kukumit nila para dun sa Lifestealer. Sulit. Ayos. Balita ko, may Lifestealer din kanina. May Lifestealer din. Sumabog eh. Yun na nga, Desolator din kasi. Pero si Gabi naman, hindi naman siya mahuli at pwede rin mag-Roshan actually, kung gusto nila. TNC, maghanap na naman ng madadaanan dito. Oops. Naku, mali ata nang pupuntahan to si parang Rappi. Nasa mali ka, boy. Na-scout ng Hawk. Na-hawk-hawk. Pero na-roar. Pala-lockdown ba nila on time? Mababurst nila. Chain of stun nandun. Pero ang kunat dito nung Winter's Curse. Yun, na iba si to. Nahuli nila. Plus Sanity's Eclipse. Nailatag nila. TNC. Makakakuha dito ng dalawa. Tatlo pa yung mamamatay sa Neon. At may boss. Sabi na nga lang ni Kuku. Pag nag-lag. Sorry na lang mga sir. Pag nag-lag. Mukhang hindi naman sila mag-re-resume pa. Although si Teams, meron naman siyang Blink Dagger in 1 second. Pero mukhang nakakas na ata yung skewer ba yun? Hindi. Ah, hindi nakakas yung skewer. Well, lumilipat si Gabi, oh. Dito pa si Armel. Well, safe to say na panalo na yung TNC dito sa fight na to. Kasi yung Lifestealer din, nowhere to be found. Kakabalik pa lang, kakarespond pa lang. Yun nga eh. Yan. Ay, mamatay pa si Things dito. Doon sa may mid. Pero yun lang, may susunod pa sa hukay. Apat yung mapapatay ng TNC. Gabi, gusto pa bang gumaw dito? Grabe naman to. Roshan, most likely tong Roshan. Eh, pang ilang post, dapat 3 posts nga lang eh. Depende sa tournament organizer. Oo, kasi dati 3 posts lang. Tapos magwa-warning na yung organizer. Kung may ma-disconnect, tuloy pa rin yung laro. Kaya sorry na lang. Kasi hindi, kapag gitna talaga ng clash, ano na yun. Pasalamat sila na medyo patapos na yung clash nun.
Pero 3-14 na dito yung score ng Neon Esports. TNC still looking good para sa ating TNC squad. Nasaktuhan talaga nila yung time na kakabilin ng Secret Relic, pero wala pa yung recipe ng Radiant, so pwede talaga mag-clash dun yung TNC kasi alam naman nila magpa-farm lang muna yung Lifestealer. So 5v4 ang nangyari dun. Pero tier 1 top tower, dinaanan na ng TNC. Brewmaster, meron pang Midas. So, hoping for the best na medyo tumagal yung laro. Although, tier 1 tower, bumagsak dun sa tier, top. Tier 2 naman na. Dire-diretso ng TNC dito. Pwede pa nga din tier 2 sa mid. Eh. Plus, snowball pa dito yung TA. Tapos, yung trade-off lang ata is yung bot tower. Eh. Tier 1 lang din yun. So, ito, TNC knocking on Heaven's Door. Nako, ninext na nila, sabi nila. Oo, oh, game natin, time na. Game time na, wag na natin patagalin to mga tol. Meron naman silang Aegis eh. Sabi, why not? Pero nakapag-radial sa dito. Sakto nga lang. Yung Lifestealer, tanong may magagawa pa. Grabe, oh. TNC, si paring Gabilon dito, yung tumitira sa tier 3. At TNC, oh. Huli na mix dito si Gabi. May Aegis pa yan. Nice swap naman para mailigtas. Pero yun, nakaka-blink out pa dito yung PA. At tuloy-tuloy pa rin ba yung TNC o Atras muna? Pwede naman silang gumo. Although, yung Magnus muna, magde-defend muna sa bot. Sayang nga lang, hindi sila nakakuha ng tier 3 doon. Pero nakita mo naman, nag-rage lang yung Lifestealer. Kahit nahuli naman yung si Gabi doon, may swap naman. May pantago pa, if ever, kung gusto naman ng Outworld Devourer din. Pero smoke up yung Leon dito. Kumbaga, nahanap sila ng last hurrah. Kasi kita mo yung score, 3-14 na. Yun nga. Sa kambilis na mag-push ng TNC, dinadaanan na lang yung mga tori nila eh. Ito kasi yung parang, yung parang game 1 din, yung terror, ano yun, hindi, sorry. Yung parang nung, yung Terror Blade, medyo weak kasi ng gantong oras. Pero, well, naka-radiance naman na, so tignan natin. Pero sakto yung paglapag ng Sentry. Na-deward ka agad yung ward na nilagay doon ng Leon. Mas magiging okay pa ang initiation naman ni Beastmaster dito. Blink Dagger yata yung nabili niyo doon. Hindi ako nagkakamali. Burst niya kagad yung ano, no? Dazzle. O yan, Brewmaster bago pa mapag-split. Sobrang buffed si Gabi dito kasi meron na nga Empower din. Dagdagan mo pa nung attack speed yung Inner Beast naman ng Beastmaster. Dagdagan mo pa ng Vengeance Aura, ng Vengeful Spirit. Saan ka pa? Sa'yo ng buhay mo, di ba? Sumisigaw dun sa labas. Pero tingnan natin, bottom, kukunin na nga nila. PA naman, BKB na rin dito si Gabi. Mr. Robert Corpus, same time ba finals tomorrow? Ang alam ko, simula ng mga laro bukas is 1 PM. So, dun ka na lang mag-abang ng mga laro. Pero TNC, ayaw na nilang gawin yung mistake na ginawa nila twice. Yes. And now, BKB na para dito kay Armel. Oh. Matapang na nga dito. 1-1 na po, 1-1 na. Yes. Pero game 3 na, game 3 na. Punit na dito yung mid-tier, ano? Mid-tier one. Well, likely mawawala na rin. Tinaanan na nga lang nila dito. Tinatry na lang kahit dito si Kuku. Kuku na, si Gabi pala, I mean. Oh, yung boar. Lapit na makuha, oh. Yung boar. Yung boar. Boar me. Nani? Di namin alam kasi yung next game, wala. So, wala. Op, nahuli nila dito si Gabi. Swap. Nice swap na naman. Save into Mass Serpent Wards. Pero another swap. Buti na lang. May pangalawang charge yung swap. Lumalifesteal lang dito si Gabi. Gabi taking down the Brulings. Mapapap nila yung Aegis. Lifestealer lalaban. Pero TNC, tanong, lalaban ba ulit o babawi? Pwede naman silang gumo kasi may mga BKB naman sila. So, siguro baka hihintayin na lang yung Mass Serpent Wards na mawala at go na sila ulit. The bottom lane. Try nilang i-go. Next naman daw yung bottom. Bottom nga. May iibot sila na Midas pa. Nagkakantadyahan na pare-pareho ah. Yung top pa naman na lane medyo pushed in na. Pero makakapag-defend naman yung mga creeps doon. So no problem up for TNC. But shrines na lang daw muna sila. Since wala nang Aegis, ayaw na lang mag-take ng mga chances dito. Sayang daw kasi kung maya-maya kasi manalo ng Mion yung Clash na yun. Baka may chance pang mag-comeback pa. So, may game pa TNC after this, wala na po. Wala po. Wala na. Unless matalo sila dito. Kalaban nila, EVOS, di ba? EVOS. Pero pag manalo sila dito, bukas pa yung laro nila. Fanatic naman yung katapat nila.
nahirapan na naman mag-close dito TNC, ha? Yeah. I mean, medyo systematic lang naman yung ginagawa lang nila. I mean, wala yung Aegis kasi. So, again, ayaw nila mag-take ng chances. And, controlled mo naman yung map. So, kumbaga, slowly but surely, closing the map. You know, Basher, meron naman na yung PA dito. At pwede na itong bumanat. Mag-proc lang ng tama yung Basher niya. Next rush time is 2 minutes and 36. So, medyo matagal pa. So, pwede silang mag-gank kung gusto nila. Farm din ng mga items, ng mga key items kung pwede rin. Pero ang pangarap dito ng Lifestealer, Halberd. Parang din siguro either dun sa OD or dun sa PA. Pero si Tims dito, sa'yo ng buhay nyo. Meron na siyang Bleak Dagger. Almost mecha na rin na siya. Ilan kukunin sa C? Dalawa? Dalawa po, yes. So kunwari lang ha, manalo yung TNC dito. Kalaban na lang yung Fnatic. Yung dalawang yun, maglalaro for a spot. Dun sa major mismo. Tapos kung sino mamatalo doon, may lower bracket pa. At doon na kukunin yung pangalawa na team for the Paris major naman. Pasok na yung what? Ah, yes. Keen Gaming. Yan. Actually, magano nga tayo. Tignan ko lang din. Rundown ko yung mga pasok na sa major natin. Yeah, butterfly effect, diba? So yun na nga, dito sa Europe, tapos na yung qualifier nila. Team Secret is pasok, Liquid din. Dagdagan mo pa ng OG, diba? Yung tatlong Europe teams dun. So, sakto na. Sa mga hindi pa nakakalam, Ana is back in OG. Doon naman sa CIS, si Virtus Pro, pasok. Pero yung Team Empire, natali yung Navi. So Empire is pasok sa major natin. Sino sabi ka? Pre, fanboy din ako ng Navi dati. Talo Navi. Okay. So talo nga Navi. So Empire yung pasok. For China naman, may isang team ng pasok which is Keen Gaming. Tinalo nila yung previous major winners, Vici Gaming. Vici Gaming. Mm-hmm. Pero again, tatlo ang kukunin sa China. So may dalawa pa naman slot yung China. In Southeast Asia, waiting pa tayo kung sino ang pasok. Although sa South America naman, kompleto na, which is gonna be Pain Gaming or yung mga nakikita niyong Butterfly Effect. Bagong kinuha ng Pain Gaming yun. Alam pa bang kulang ng TNC dito? Hindi pa nila mapush. Hindi naman sila ganito dati. Ages para ages. Ages. Ganun talaga yan. Yung isa pang team na nakuha sa South America, Chaos Esports Club. So, Wiha, nandun ulit. Bizarre din. NA wala pa. And syempre, yung last naman is yung Dota Pit Minor winner. Ayan. Ano po meaning na CIS? Commonwealth of Independent State. Yes. So, yun yung mga Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, yung mga ganun. Yung mga Russian-speaking states. Hindi, not Croatia. Belarus. Dito ba yung mga may nag-aabot ng 20? Ng pera, yung nag-aabot ng pera. Ano yun? Ha? Ano yun? Sa Belarus. Sa yung ganun, yung nag-charity. Hindi ko alam, hindi ko alam. Tapos may video cam. Hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi, hindi ko alam. Pero yung next Russian, mabilis lang. So, yun na, yung hinihintay mong go time ng TNC is... 17. Yeah, 15 seconds na lang, pwede na sa mag-rush. And I don't think Neon lalabas para makontesto. Napapansin ko sa mga laro nito, bakit tayo mag-push ng TNC, yun ang hindi ko din alam. Kasi, kapag gusto mong gumo, sabihin natin ha, yung PA kasi yung front mo sa mga ganito. So, pag papasok yung PA, pag yan namatay, wala kang ages, di ba? So, 4v5 na yun. And, yun nga, may chance kasi na mag-comeback yung Neon dito. So kung gusto mo, para maglaro ka na medyo systematic and with discipline, maghihintay ka talaga ng ages. Kasi yun yung smart move. Kapag gusto mong bobo move, mag 5-man pasok ka dyan. Tapos kapag dyan ayan, 5-man pasok ko. 5-man pasok. So, go ba nila? Unahan naman naabutan dito yung Neon Esports. Ang problema kasi hinintay mo tutuloy, no? Lumabas yung Neon dito. So, pwede sila mag-contest ng Roshan. Pero up na yung Roshan, baka hindi lang alam ng TNC dito. Pero again, gusto mo, i-minimize talaga yung chance na manalo ng kabila. Kaya hinihintay mo talaga yung Roshan. Pero TNC, ay, gusto na maghanap ng clash before Roshan. Nahuli nila si PA dito. At mukhang may mawawala. Sanity Secrets yun. Ni Armel nandun. Bigyan ng kill si paring Armel. T-triple kill ba? Bigyan ng 3. Pero yun lang, hanggang double kill lang. Dazzle, mahuhuli pa ni paring Gabi. And,
yung life stealer, hinahabol ng ano. Yun nga yung problema kasi lumabas yung Neon eh. Sabi nila, labas tayo, tumal ng laro. So lumabas nga sila, yun nga lang. Muntik na sila na team wipe doon. At Winter Wyvern Curse hindi nagamit din. Although ayun dito. Lang, may matatamay pa si life stealer. Bash! Bash! Pinoy na Pinoy, malakas mang bash! Ayun na nga. So pwede ka nang dumiretso dito since patay naman na sila. So magpo-force ka ng mga buyback dito. Although, life stealer, meron naman siyang buyback pero matagal pa. Mga 10 seconds pa, mabubuhay pa yung mga iba dito sa side ng Neon dito. Magagamit yung mortification. Yun, napabuyback na nga si life stealer. Pero TNC, going for the push. Back, pwedeng roshan. Tapos balik kayo kaagad after. Yun yung pwede niyong gawin. Ayun, abisal na nga dito siya, si paring Gabi. Masaya na yan eh, kasi nakapag-force naman kayo ng buyback. Fake back? Oo. Oh. Pumifake back, gusto nilang i-close out to, gusto nilang i-bait yung ano. Oh. Pero ginuna na nga, ang lakas mambash talaga dito ni Gabi. Mahuliin pa nila dito yung lifestealer. Lifestealer naman, pag namatay yan, dive back yan mga tol. Pero ganito na nagmamata pang TNC. Wala sila yung crowd control, yung Winter's Curse. Yes, exactly. One more hit, bang, yeah. There we go. Ito na, sure na ako na magro-rush na itong mga to. Iniintay kasi nalang may mag-extend ng konti. Makita mo 98% naman sa side ng TNC. Kasi, siyempre, upper bracket na ito eh. Gusto mo siyempre na manalo sana dito eh. 3-2-2 to. Oh, the dream. The dream. 3-2-2 dream is real. Ayan na. So, balik na. Wala, alam ng TNC. 3-2-2. Oo nga. Bless RNG. Ayan, alam ko yan. 3-2-2. Pero ito na. Kung si Gabi kasi may potential na magsabog na isang hero dito. Ayan yun na si Gabi. Oh, pero sustain nandun, Gabi. Gustong makakuha ng pangarap na 3-2-2. Pero sa likod, pinasok na nga nila. We going for 3-2-1. We going for 3-2-2. 3-3-3 na tayo mga tol. 3-2-3. At may isa pang kasama, Gabi. GG will be called. Game yeah. Number 3. Congratulations to TNC. Upper bracket. Upper bracket po sila. Hindi pa naman sila pa. Pero upper bracket. Oo. Pero abangan natin. Laro nila mamaya. Ay, bukas, sorry. 1 PM. Versus Fnatic. Maganda yun. Magandang laban yun. So, Wombo X Combo, hindi namin alam ano yung next. Pero magbabalik po in a short break. Tama ba yun, Sir Mike? Tama. Mag-trap ka na nga bukas.